Batangas Linya. All right, Ma'am Clea, good morning. Good morning, Ma'am Lance. Good morning sa tanan. Yes po. Welcome sa ato ang programa, Ma'am. Og akong unahon kining pangutana. Bahin sa katuganing na-hack, Ma'am, nga account sa PhilHealth, Ma'am. Kumusta ka ang mga data sa ato ang PhilHealth members, Ma'am? Okay, Ma'am Lance, no, actually, daghan pang update ani. Una sa tanan, no, ang at kanya to ang cybersecurity incident na hitabo ka pang September 22, 2023. Unya, during that time, upon receiving no sa katong incident, nag-unplug ta sa tong system, so nag-disable ta. Motoy rason, Ma'am Renz, nga nung offline ang tanang system sa PhilHealth. But as of karon, Ma'am Renz, no, naanay mga nang balik or gibalik ng mga system, which is mga mostly ani mga external. Meaning katong gina-access ato ang mga members, mga hospitals, o uban pang mga clients. So nag-up and running na. Una sa tanan, ang ato ang website sa PhilHealth. Accessible na siya balik, Ma'am, no? Last weekend pa. Nakit na ni katong PhilHealth member portal na to. So, sa importante ni Ma'am Renz, no, kaya ang portal, Ma'am Good, na to, ma-access na sa members ilahang record. So, samtang, dili pa good fully operational karon na ato ang offices, no? Dili pa ta online dito sa ato ang mga opisina. Pwede sa portals sila mag-transact, no, mag-access sa ilahang records and mag-print sa ilahang MDR. At the same time, napotipipila ka mga systems po nga nabalik, sama na lang sa hospital portal, kaming ginagamit during availment, no, kung naay mga hospital, so dito ma-access na yun ang record, maka-avail yun ang ato ang mga members. And then ang e-claims, katong system na ginagamit sa hospitals nato to submit their claims sa PhilHealth, nabalik na po na siya, katong pang nilabay na adlaw, and ang kaning EPRS, Electronic Premium Remittance System, which is ginagamit sa ito ang mga employers. Kung ang EPAR, or ang Electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt, na ginagamit sa ito ang mga accredited collecting centers, or collecting agents ng mga bayad centers na PhilHealth. So, paningkamutan na ito, mamayos, no? Yes po. Sa ito ang central office, na mabalik sa mga online mga internal systems na to. So, magpag-process sa membership, pagbayad sa contributions dito sa ato ang mga PhilHealth offices. So, pag muat po sa opisina na Ma'am Ren, manual, mano-mano ang transaction na to. So, dili nila dayon makuha ilahang records, pwede na sila makasubmit. No, and I contact lang sila sa PhilHealth once ma-okay na. So, open yapon ta to accept their requests and transactions. So, in terms po sa katong data, membership data, Ma'am Renz, no, as mentioned by our central office, upon verification, upon assessment po ng investigation, so intact ang membership database. So, wala na infiltrate po ba gano'n katong mga systems with sa PhilHealth. Na-affected yun sa itong mga individual work position sa pipila ka mga employees na na-addit to sa NCR, sa Central Office. So, okay. Wala din sa reason na ito. Alright. But, ongoing yapon ang ano-ano ni Ma'am Renz investigation as to which data ang na, ano no, na nag-leak or na-compromise sa our Central Office, and they are going to contact, no, or coordinate with the responsible mga individuals, no, kung kinsa itong mga affected na mga individuals. Pero okay, sa atong reason, Ma'am, wala tayo ginahin, buhat na inana. Okay, at least, Ma'am Clacco, kay murag nakulbaan ang PhilHealth members, Ma'am, nga. Hello, basin unya, di na ta maka-avail ni ini sa PhilHealth, gumika ni ato nga problema, ha, pero at least klaro. Salamat kaayo ni anak, Ma'am Clea. Og data bisita sa Pikas Linya, Ma'am, kay duna siya pangutana po. Gusto niya ay direct pangutana po sa imuha, Ma'am Clea. Na sa Pikas Linya si Ma'am Andy Gonzalez, na siya ay pangutana. Ma'am Andy, maayong. Ma'am Andy, good morning. Hello, ma'am. Good morning, Ma'am Andy. Hello, ma'am. Good morning po. Hello, good morning. Yes, Ma'am Andy Gonzalez, welcome po sa programa. Kauban na to si Ma'am Clea sa PhilHealth 11. Kung siya ganito yung pangutana, ma'am? Akong pangutana po. Ano man kasi ako, economy.
Formal economy sa PhilHealth po. Ano sa to imong pangutana, ma'am? Yes, ma'am. Pag maundangan ba o bayad, magbayad o binulan, ma'am? Sorry. Same lang bagyapon ang bayaran monthly. Okay, Ma'am Clea. Okay, ma'am, no. For our informal economy, pasabot ani ka itong mga voluntary nato mamay ma-friends, no? Mm-hmm. So si ma'am na nagtawag karon, nasa sa katong voluntary category or self-employed. So kung naundang sa pagbayad, ma'am, magbayad lang yun ka, no? Mag-resume o payment lang yun ka. Katong sa mga na-miss na ito na contribution, ato ang sugdan pagbayad ay kung natay na miss since November 2019. So, hangtod na siya karong nga tuig o atod karong nga bulan. Mm-hmm. Kunya, ang bayaran nato, ma'am, is kung pila tong rate, applicable rate, no, sa katong time, nga wala na to na bayaran. So, for example, for 2022, o karing tuig na to kang 2023, 4% ang atong premium rate, minimum ana is 400 pesos per month. So, mm-hmm, makita lang na to, ma'am, compute po na siya sa office. Mm-hmm. Okay, Ma'am Andy, about the follow-up question po. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am Andy. Yes, Ma'am. Auto ito mag ni Ma'am Clea, Ma'am. Pwede ka bayaran to mga wala na bayaran ni mo nga mga bulan. Napaw kay follow-up question, Ma'am Andy? Same lang ba bayaran nun? Tama ba, Ma'am Clea? Kung pila kung unsa kung rate, ma'am, during that time na namiss ni ma'am ang pagbayad, mauto ang bayaran niya. Mm-hmm. Mauto tayo mong bayaran, ma'am, nga rate. Kung unsa itong namiss ni mong bulan nga wala ni mo nabayaran sa PhilHealth, Ma'am Andy. Ah, okay po. Sige po. Thank you. Okay, wala kay follow-up question, Ma'am Andy? Wala na po. Sige po, Ma'am Andy, salamat kaayo sa mong pangutana o salamat, Ma'am Clea, sa pagtubag sa pangutana ni Ma'am Andy Gonzales. Ma'am Clea, napatay mga dugang pangutana din sa ito ang Facebook live streaming. Atong isgutan sa itong pagbalik, break lang takadiyot, ma'am. Straight to the point. Banda po na to si Ma'am Clea sa Pikas Linya. Ma'am Clea, good morning, pagbalik. Good morning, Ma'am Ren. So good morning sa tenant. Yes po, thank you, ma'am. Mangutana on taming bahay ni Aning service desk schedule, ma'am. Unsay pasabot ani karon nga giya lusad sa PhilHealth sa May Davao Oriental? Yes, Ma'am Renz. Actually, medyo taod-taod na po di siya, no? Mm-hmm. Scheduled na yun na service desk dira sa Davao Oriental, which is upat na siya, ma'am, areas, no? Sa Banay-Banay, mm-hmm, every Tuesday. And then sa San Isidro every Wednesday. The same po, no? Sa GovGen every Wednesday. And then sa Lupon every Tuesday po. Mm-hmm. So 9 a.m. to 2 p.m. na diray PhilHealth personnel gid mo adto, ma'am, to bring our services kay hatod ato ang bisyo o pwede mo adto dito ato ang mga PhilHealth members. And dugang na lang po na ko, ma'am Renz, kay daghang mga tanas sa Samal pod. Mm-hmm. Naa na pud tay service desk dira, no, nga gina-schedule every first and third Tuesday of the month. So kada una o kada ikatulo nga Martes sa bulan dira sa New City Hall sa Peña Plaza na ang PhilHealth dira. Mm-hmm. Okay, sige po. Maayo, ma'am, no, kay doon na ingon ana service desk, dali lang pod maka avail sa benepisyo ang ato ang mga gusto magpamiyembro or PhilHealth members na daan. And speaking of gusto magpamiyembro, magkuhag PhilHealth, ma'am, basin unya wala nila na kuha tong update gani kaganina, ma'am, tong first nga atong gihisgutan, no, bahin sa system karon sa PhilHealth, kay nangutana si Dafil Moto Miki, kanus adaw mabalik ang system sa Tagum, need na daw kaayo ni ka para mag-apply og trabaho. Nangutana pod si Eldren Malang, ma'am, kung offline pa ba ang PhilHealth og sa Davao del Sur po. Okay, ma'am, so this is actually applicable dili lang sa Del Sur or sa Del Norte, no, but the entire region, in fact, mm-hmm, the entire Philippines, no, sa nationwide nato tanang offices nato sa PhilHealth. Mm-hmm. Ang nabalik sa agyud, ma'am, katwako ang na-mention ng external system. Yes po. So kung membership, ilahang concern, ma'am. Ang concern is mag-check sa ilang record or mag-print o MDR. Mm-hmm. Magbayad, no, online. Pwede na lang ilabuhaton sa portal. Okay. Sa website nato. So, mm-hmm, available or accessible na gyud na siya, ma'am Ren. Mm-hmm. But kung magpa-member pa gyud ta, or nata i-update
sa tuang record, i-submit na nato na siya sa any PhilHealth office, pero dili na siya makuha dayon, ma'am. So, okay. Kung kabaga manual pamagutan, no, offline pa ta sa tuang mga offices, jud. Yes, so, ibilin lang na nila and i-contact na mo sila. Unless kung na ay urgent, no, na ay emergency or na ay kinahanglanan na gyud i-avail ang PhilHealth benefit, diretso na sila sa hospital. Mm-hmm. Okay. Ma'am, what if paras ana nila nga mag-apply og trabaho need na kaayo, naabatay ingon ana nga pwede ma priority pod, ma'am, or unsa may pwede ma kining buhat sa PhilHealth para ato-ato ang mga kining residente, for example sa Davao City nga kinahanglan na kaayo daw sa trabaho, ma'am, naabay ka ng communication ang PhilHealth sa government agencies or sa kining public, ma'am, bahin ana? Okay, ma'am, for actually dili dili requirements ang PhilHealth dapat for application of work, no, or kanang pagtrabaho pa ta. So para maklaro lang, ma'am, rent ang proseso ana, dapat ma-hire usak ka before i-process ang imuhang PhilHealth. Yes po. Kaya na po tayo ginahatag ana nga time sa to ang mga employers to submit sa PhilHealth office katong requirements na i-declare na gid nila itong mga na-hire nilang empleyado. So in short, ma'am, ang employer dapat sumuma si kaso ana, and ang regular processing na to actually within 30 days, no, from the time of employment, mapasa nila sa PhilHealth. And of course, we give considerations, no, especially karon na dili pa available itong system. So suggestion na po, ma'am Renz, i-coordinate na nila sila employer para ilang employer ang mag-submit. Again, dili dapat requirement ang imuhang PhilHealth membership sa imuhang panarbaho, okay, or pag-apply sa trabaho. Yes, ma'am. Salamat sa pagpaklaro ni Ana, ma'am. Kay murag duha gito kasunod-sunod nga netizen ang nangutana kung kanus-a ba daw ma-okay ang system. Kay mo lagi daw, ma'am, gi-require daw sila sa pagpang-apply sa trabaho. Pero salamat, ma'am, sa pagpaklaro ni Ana. Nakoy dugang pangutana, ma'am, sa ato ang live streaming karon. Gikan ka, ma'am, Janessa Bores. Na-admit daw siya karon, ma'am. Tapos last daw niya bayad, 2020. Mo deduct pa ba gihapon ang PhilHealth bisan 2020 pa daw niya nabayaran? Okay, duha ka butang, ma'am Renz. Una, yes, no, mo deduct or ma-avail gihapon niya ang PhilHealth benefit. Kay naamang gitay immediate eligibility, no, nga nakabutang gid sa tuang universal healthcare nga balaod. Na automatic na gid ka maka-avail sa tuang benefit. Kung pangkulang atong bayad or wala pa ta kabayad. So makagamit na siya, ma'am Renz, but ang duha na to nga ikaduha na to nga point or information is libot pasabot na naka-avail siya, hindi na siya magbayad. So, kailangan nga po siya magbayad. Kaya pwede din siya singilon after per availment, no, after siya nag-avail. Kung sa mga wala pa niya nabayaran na period or contribution sa PhilHealth. So after, ma'am, I suggest asikaso na niya magbayad siya sa iyang contribution. Okay, thank you, Ma'am Clea. Ma'am Janessa Bores, pwede ka ayon ni mo mak-avail gihapon ka sa benefits sa PhilHealth, ma'am, pero matoy pahinomdom ni Ma'am Clea nga bayari gihapon ka itong mga wala ni mo nabayaran ng mga bulan sa imuhang PhilHealth. Last question, Ma'am Clea, before sa imong announcement, ma'am, gikan kang Sir Adelino Humamoy. Self-employed daw siya, ma'am, naggamit niya 2014. Hangtod karon wala daw nabayaran. Unsa daw yang angay buhaton, ma'am? Okay, mention kanina, ma'am Rez, na just similar sa katong nangutana earlier this morning. Yes, no, naundang tagbayad. So once naundang tagbayad, kailangan lang kita mag-resume og payment or magbalik tagbayad sa ato ang missed contributions gumikan November 2019 onwards. Wangtod karon nga bulan, ma'am, or two weeks. Dapat bayaran, no, natay hulugan na sa itong PhilHealth. Pwede na ito hinahinayon. And again, ang bayro nun na ito, ano, ma'am Ren, wala pa ito nag-impose o penalty, no? So as much as possible, bayaran nag-yud nila, no? And makakompute na, ma'am Ren, still bayaran nila. Okay, salamat po sa pagtubag sa mga concerns pangutana, ma'am, sa ito ang mga listener, mga kasama. Kasi doon na mo yung mga anunso, activity diha, ma'am Clea. Go ahead po. Okay, actually, ang PhilHealth, ma'am, ang isa sa mga nag-participate, no, sa katong activity sa NCSC, the National Commission for Senior Citizens, katong Elderly Filipino Week, no, so alang sa itong mga senior, kay karoon na siyang simana, ato ang gina-celebrate. So na ay activity, gumikan pa atong Lunes, ma'am, dito sa SMCT Davao. So appeal dito ang PhilHealth to assist our senior citizens o bangsang members regarding sa ilang PhilHealth concerns.
man at the same time, Ma'am Renzo, katong mga updates na ito ang ginahulat, Ma'am. May labot sa transaction or operation sa PhilHealth. I'm sure daghan din ang nagpaabot ni ini. Kanus na mubalik sa normal operation. So, kanus ata mag-online na dyan. So, tanan. So, ano sa ma'am, I suggest i-like, follow na ito itong official Facebook page. Kaya dito gito nag-post. Depende po sa updates gikan sa to ang central office. So, ginapalingkamutan yun, ma'am, yan sa ato as soon as possible, mabalik na sa normal operations ang tanang PhilHealth office. Okay. Salamat kaayo, Ma'am Clea. Until next Friday, ma'am. Mag-uban-uban ta din sa programa. Happy weekend po. Yes, Ma'am Renz. Daghang salamat. Daghang salamat po sa tanan. Happy weekend. Umay muntan. So, nakauban mga kasama every Friday din sa servisyong Straight to the Point, ang PhilHealth. Daba. Servisyo.